GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magpapaulan ngayong weekend ang hangin habagat na pinalalakas ng bagyong Ester. Alamin po natin ang latest sa bagyo mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang gabi po. Yes, magandang gabi, Maris. Apektado ng malakas na hangin habagat ang kanlurang bahagi ng Luzon at pinalalakas kasi ito ng bagyong Ester na huling namata ng pag-asa sa layo lamang 295 kilometers hilaga o north ng Basco, Batanes. Ang taglay nito, ang lakas ng hangin nasa 60 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 90 kilometers per hour. At inasa nakikilos ang bagyong Ester dyan sa may patungo ng silangan, hilagang silangan o east-northeast sa bilis naman na 25 kilometers per hour. At sa track ng pag-asa, kung hindi magbabago yung bilis nito, Maris, bukas ang madaling araw ay posibleng lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero may epekto pa rin ito sa hanging habagat ngayong weekend at kitang-kita natin dito sa wind forecast ng Metro Weather na kahit nasa labas na isirkulasyon, tuloy-tuloy yung pag-ihip ng hanging habagat. Kaya maging I am ready sa maulang panahon ang mga taga-extreme Northern Luzon. Bukas po yan, Ilocos Region, Cordillera at sa mga probinsya ng Bataan at Zambales. Maulan din sa may ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa pagdating ng hapon. At sa malaking bahagi ng Luzon, tuwing hapon may ulan kahit sa araw ng Linggo, maulan sa may western section. Pero pagdating ng hapon, Cordillera, Cagayan Valley at Bicol, may mga pagulan. At sa Metro Manila, mga kapuso, mananatiling maulap ngayong weekend at posible ang pagulan hindi na po maghapon kung hindi pagdating ng hapon o kaya isa gabi. Bukod sa ulan, mga kapuso, mataas ang alon sa mga baybayin ng Cagayan Valley, sa may Ilocos Region at sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. Kaya payo po ng pag-asa, delikado pa rin pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Buong weekend namang maulan sa may Western Visayas. Ito ay araw ng Sabado, may mga pagulan dyan. At sa hapon, ilang bahagi ng Eastern at Central Section, may mga pagulan. Gayun din sa araw ng Linggo na kung saan tuloy-tuloy yung hanggang mahinang pagulan sa may Western Section. At sa hapon, may mga pagulan ka dyan sa may Leyte at Central Visayas. Sa Mindanao, maghapong maulan naman sa may Zamboanga, Peninsula, maging sa Sulu Archipelago. Habang sa hapon, may thunderstorm ka dyan sa may Northern Mindanao, sa Rio ng Caraga, maging dyan sa may Soxargen. Mang Tani, itong nakarang weekend, ano, dahil sa bagyong Doming naman, ay talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Ganito rin ba kalakas at kadalas yung mararanasan nating pag-ulan itong darating na weekend? Epekto naman itong bagong bagyo, Mang Tani. Ang pagkakaiba kasi, Maris, itong bagyong Ester, dito nang galing sa may West Philippine Sea at sa may northern part ng ating area of responsibility. Kaya yung kanyang habagat na hahatakin, Maris, ay makakaapekto dito lamang sa may Northern Luzon. Mm. Hindi katulad ng bagyong Doming na dito nang galing sa may silangan ng Luzon, ng Mindanao, unti-unting kumilos pahilaga. So yung kanyang kilos na yan sa may silangan ng bansa, yan yung pinakamagandang posisyon ng bagyo, Maris, para humatak ng habagat mula sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya itong bagyong Ester, sandali lamang niya nga hatakin yung habagat dahil matulin siyang lalayo at ito lang Northern Luzon ang makakaranas ng paglakas ng habagat, Maris. Ah, okay. So hanggang kailan natin inaasahan na may epekto itong bagyong Ester? Hanggang weekend, Maris, dahil matulin yung kanyang kilos. So ngayong weekend, tuloy-tuloy yung kanyang paghatak ng habagat. At dito sa Southern Luzon, kasama ng Metro Manila, dahil yung habagat ay kumilos pahilaga, bahagyang gaganda yung panahon. Medyo mawawala yung mga pag-ulan. Pero may mga pag-ulan pa rin, Maris. Pero yan eh, pagdating sa hapon dyan sa Luzon. Pero sa Visayas at Mindanao, hindi na sila apektado ng habagat. Pwede na lamang, Maris, kung magkakaroon ng panibagong bagyo rito na muli, ay hahatak na naman ng habagat. Eh, Mang Tani, yung low pressure area po na nasa silangan ng Mindanao, kumusta na po ito? Kasi nabanggit niyo po ito kahapon. Yes, Maris. Kung titingnan mo yung wind map ng wind forecast ng pag-asa ng Metro Weather, yung umiikot dito unti-unti nawawala. Yun yung LPA na sinabi natin kahapon. Pero mananatili yan dito sa karagatan. Pero muli, hindi maganda o hindi malinaw yung kanyang sirkulasyon. Kaya pwede nating sabihin, Maris, na mababa yung tsansa
nitong LPA na ito na maging bagyo sa mga susunod na araw. Ah, okay, mas mabuting malaman po yan kasi kapag halimbawa naging bagyo yan at nandyan pa yung bagyong Ester, yung pong sinabi nyo sa amin na Fujiwara effect, baka mamaya may possibility na mangyari po yun, no, Mang Tani? Yes, Maris, at yun nga, ang isang inaano natin dahil nandito siya sa may silangan ng bansa, yun yung tamang posisyon ng isang bagyo para hatakin yung habagat. Kaya babantayan natin to dahil oras at sakaling maging bagyo ito at nandito sa may silangan ng Luzon, asahan natin na muling hahatak na naman ang habagat yan at muli mararanasan na naman natin yung tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Alright, maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.